tayo po yung magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunchi. Kapayapaan. Papuri at pasasalamat sa iyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang lahat ay sa Kanya, pawang kabutihang taglay niya. Humingi kayo sa Kanya bilang mga anak na turingan at di niya pagkakaitan magpakailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga bang magulang na inang mapagmahal na walang ninanasa na di mabuti sa mga anak niya? Kung lalabis ka pa nga magmahal, lahat ng gusto mo na para sa mga anak mo'y maibigay, tama, kahit panghingi mo lang siya sa kapitbahay, mapakain mo lang siya. Kahit na magpakahirap ka, mapag-aral mo lang sila. Kahit na anong sabihin ng tao, wala kang pakialam kapag ang anak mo na ang pinag-uusapan. Bilang isang Apo Kunching, habang nakikinig sa mensahe, marami pong natutunang karagdagan. Na yan ang patotoo. Lingkod ka man ng Diyos, huwag mong isiping magaling ka. Lingkod ka man ng Diyos, huwag kang magkait para sa kapwa mo na sabihin mong hindi mo na kailangan yan dahil alam mo na yan. Sapagkat walang magaling na tao, lahat ng tao ay kailangan ng kapwa-tao. Ang taong walang pakialam sa kapwa-tao ay walang pagmamahal sa Diyos na totoo. Ang pakialam na sinasabi dalawang bagay, huwag kang pakialaman ng kapwa mo kung maganda ang ginagawa mo. Ano man ang sabihin nila, hindi ka na rin makikinig. Ibig sabihin, wala kang pakialam sa sasabihin nila. Subalit, yung pakialam na para lamang hindi ka magalit, hindi ka magkasala, hindi ka magdamdam, wala kang pakialam sa sasabihin nila. Subalit, may pakialam ka na marapat sa kapwa mo dahil kapwa mo ito. Ang pakialam na sinasabi, wala kang pakialam. Ibig sabihin, sa unang walang pakialam, kung mabuti ginagawa mo, hindi makakapinsala sa sasabihin ng kapwa mo ang gusto mong gawin para isulong mo ang sasabihin at gagawin mo dahil lamang sa sinasabi ng kapwa mo. Kaya't di mo pakikialaman, hindi mo na pakikinggan. Subalit, yung sinasabing pakialam, wala kang pakialam sa kapwa mo, yung walang malasakit, wala kang pagmamahal, hindi tama iyan. Kaya ang pakialam na sinasabi, wala akong pakialam, dalawang klase. Isang nakakabuti at isang masama. Ang nakabubuti, yaong wala kang pakialam sa sasabihin para hindi ka maging isang taong magulong isip at masira ang iyong plano ng kabutihan gusto mong gawin, ang iyong patuloy na ginagawang kabutihan, hindi ka na makikialam kung ano man sasabihin. Ibig sabihin, hindi ka na makikinig at wala ka ng pakialam sa sasabihin nila. Basta ang mahalaga alam ng Diyos ang ginagawa mo. Subalit, kailangang may pakialam ka. Dahil
mahal mo ang kapwa mo. Na kapag sinabi mo wala kang pakialam sa malasakit sa kapwa mo, hindi ka totoong anak ng Diyos. Kaya sa makatwid, dapat ang pananalita ay sinusuri. Dalawang pagsusuri. Ngayon, sa pamamagitan ng pagmamahal ng ina nitong dalawang magkapatid, ang gusto nila, ang gusto niya ay makasama sa kaharian ng kanyang mga anak. Subalit, hindi niya naisip na ano ba ang pamamaraan para ang kanyang dalawang anak na ito ay makapiling sa kaharian na gusto ay makaluklok sa kanan o sa kaliwa ng ama. Hindi niya ito naisip sapagkat sa pagmamahal niya, labis na pagmamahal, hindi niya nalaman kung paano ang mga pamamaraan para makapagbigay ng kabutihan sa mga anak niya. Ang alam niya, lahat ng mabuti gusto niya. Kumisan, nang dahil sa pagkakaalam ng isang magulang na lahat ng gagawin niya ay mabuti, ngunit di niya alam, mayroong kulang pala. Yaong kulang ay kung paano niya ipakilala ang Diyos upang ang kanyang mga anak ay sa kabila man ng mga tinuturo niyang anak, kailangan maghanap buhay ka ng maganda, kailangan umasenso ka, may kulang. Kaya't marami ang umasenso at umunlad ang buhay, wala naman sila sa larangan ng kabanalan. Kaya't ito ang nakakatuto at nakakaantig dapat sa damdamin ng bawat isa. Yaong paghiling ng isang ina. Anong tugon ng Kristo? Wala akong karapatan, sabi niya. Sinabi ni Jesus, sumagot siya, sana'y ipagkalob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, sapagkat wala pa silang kaalaman. Tugon nila, sinabi ni Jesus, ang hirap na babatihin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Sa magtuwid, sinasalarawan ng isang Hesukristo na wala sa kanyang pagpapasya para hatulan ng tao, kundi nasa kanyang kaparaan na pinagkaloob na ng Ama, binahagi ng Ama para ipapaalala at ipabatid sa mga anak niyang naririto sa lupa kung ano ang dapat nilang gawin upang makarating sila sa kaharian ng Ama. At yaon ang ibinigay ng Ama na karapatan sa anak. Yung ipaalam kung sino ang Ama, yung ipabatid kung ano ang dapat gawin, yung ipatawad niya dito sa lupa ay patatawarin sa langit sapagkat yun ang tama at nararapat na dapat makilala at matuntun ng lahat. Mga minamahal, sinalarawan na ng anak na ibinaba kung paano magmahal, kung paano umunawa, kung paano tumanggap, magparaya, magpatawad, magbigay sa kapwa. Ito ang isang pamamaraan upang kung nagnanasa ang taong makarating sa kaharian ng Ama, hindi man sabihin ng isang Hesukristo na dito ka upo sa kanan ko, na dito ka upo sa kaliwa ko, subalit sinisigurado niya, ang sino mang sumunod sa tuntunin ng Ama, ang sino mang sumunod sa kalooban ng Ama, paroroon sa kaharian niya. Kaya nga batahin ang sino mang tao nang sasabihin ay kayang gawin ang magbata. Subalit, ang magbata sa pagsasakripisyong kilalanin ng Ama, ilan kaya ang makapapasa? Ilan kaya ang makatutugon at makasusunod na tuwiran? Kung papaano kikilalanin at tatanggipin lubos ang Ama, iyaong mga anak niyang kumikilala, tumatanggap sa Kanya, nadarama siya, naunawaan ang aral niya, naunawaan ang salita niya, nagpapakatotoo sila, nagpapakatapat sila, sapagkat ang layo nila makarating sa paghahari at kaharian ng Ama. Mga minamahal, walang magulang, lalo tigit ang ina, iba ang damdamin sa isang ama. Pakatandaan ninyo, iba ang isang ina sa isang ama.
Kaya nga maraming anak, bago sa ama, lumalapit sa ina muna. Lalo tigit kung ang isang ama'y matapang at hindi makadaing, makadulog ang isang anak. Hahanapan ng padrino, yaong ina ang padrino nila, para ilapit pa sa kanilang ama. Ano ang ibig sabihin dito? Ibig sinasalarawan din na dapat ang mag-asawa'y magkaisa upang hindi nagaganap ang gayong bagay. Ang mag-asawa magkaisa sa layunin at adikain sa kanilang mga anak upang silang dalawa ay marapat nilang malapitan yaong mga anak nilang sa kanila mismong dugo nagmula, bagamat sa ina nagmula para iluwal, subalit nagsama ang dugo nila at laman para maging isang anak na matawag bilang sila'y mag-asawa. Subalit nang dahil sa tunay na pagmamahal, nang dahil ang puso ng isang ina ay magkadugtong ng kanilang anak, tunay na magkaiba nga ang pintig ng isang ama sa pintig ng isang ina. Subalit, hindi lahat ng ina'y gayon. May inang malabis, may inang walang alam, kundi ang kanyang sarili. Ito'y maliwanag na nakikita sa daigdigan. Mayroong isang ina na ang gawang ugali ay alam niya lang ay siya'y mahalin. Dahil anak lang kita, yan ang katwiran. Anak lang kita, inanak lang kita, dapat sumunod ka sa akin. Dapat ako'y sundin mo. Dapat ako ang masunod. Kaya ang tawag sa isang ina na lahat ay ginagawa niya, martir ka eka. Martir. Isa siyang natatawag na martires sapagkat niloloob pa niyang gawin ang isang bagay na kahit mahirap ay tutup din niya alang-alang sa kanyang mga anak. Subalit alam niyo ba ang tunay na pagpapakamartir sa anak? Tulad ng isang Maria. Isinasalarawan ng isang Maria ang tunay na pagmamahal sa kanyang anak. Tuwang-tuwa siya sa mabuting ginagampanan ng kanyang anak. Tuwang-tuwa siya sa kanyang kabanalan at pakikipag-isa sa ama, sapagkat damang-dama ng isang Maria kung papaano ang kapuspusan ng Espiritu para maisiwalat at maiulat na ang ginagawa ng kanyang anak ay tama at tumpak. Mga minamahal ko, naway magamit din kayo ng Espiritu Santo bilang isang mga ina na hindi lamang sa pagmamahal na maibigay niyo ang bagay sa inyong mga anak, na matulungan niyo silang mabigyan ng salapi at bagay, kundi maging isa kayong daan upang ang mga anak niyo'y matanglawan at magliwanag na tuwiran, mabuksan ang pangunawa sa kabanalan, magmithing maging ganap sa katotohanan, magmithing matunton ang liwanag ng buhay, sapagkat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang. Kaya't ang tunay palang ina na nagmamahal sa kanyang mga anak, pinababayaan niya ang kanyang mga anak na mga tuto upang tumatag, upang tumibay, upang makalaban sa buhay at sila mismo'y makatindig sa sarili nilang paa na hindi hahapay-hapay. Sapagkat kapag ang isang ina nagpalabis ng pagmamahal sa isang anak na ang lahat ay pinabayaan niya na lamang at ang anak niya ay binayaang lampa, hindi makatinding mag-isa, binayaan niyang lampa, hindi marunong magtrabaho, walang alam kundi kumain, matulog at magbihis, hindi pala maganda, hindi pala nararapat sapagkat ginawang kawawa ang kanyang anak. Kaya't ang tunay na pagmamahal, hinahanapan mo kung papaano mo mapapatibay ang anak mo, mapapatatag sa paninindigan. Unang-unay ipakilala mo ang ama, ipakilala mo siyang lubos, ipadama mo sa kanya ang pag-ibig niya. Huwag lang ang pag-ibig mo ang madama niya bilang isang ina, kundi ang pag-ibig ng ama, upang ang pag-ibig ng ama na kanyang nararamdaman, madama kanya ring ina na nagpapahalaga sa kanya. Sapagkat kung gaano kaibig ng ama ang lahat ng mga anak niya, at gaano inibig ng mga anak niyo ang ama, kayo mismong mga magulang, maigagalang din nila, mamahalin din nila, rerespetuhin baga, at susundin nila. Sa una'y mahirap, hindi nyo maunawaan. Hindi pala ang pagmamahal ay ayaw mong mahirapan ang anak mo. Maglalaban na lamang siya, kukunin mo pa, ako na eka, ayan anak.
babangon siya, kakain na lang sapagkat ayaw mong napapagod. Subalit ang hindi mo naalala, paano kaya kapag ikaw ang nawala? Ano ang ginawa mo't dinulot ng pagmamahal mong mali sa anak mo? Hindi mo nakita ito dahil hindi mo inalam. At ngayong oras na ito, naway mabatid nyo, naway malaman nyo, nang sa gayon, kayo mismo, maituro nyo sa inyong mga anak, anak, mahal man kita, ngunit kailangan kumilala ka sa Diyos, makilala mo ang Diyos, at maging matibay ka sa pananampalataya. Sapagkat hindi lamang sa salapi at bagay, dapat kayo maging masaya, kundi dapat maging masaya ang puso nyo kung nadarama nyo ang Diyos na kumikilos sa buhay nyo. At yan ang pawang katotohanan upang ang minimithin itong isang ina na ito na makaparoon ng dalawang anak niya, kayo rin mismo, hindi nyo man sabihin, wala man kayong pagsabihan, ang amang nakababatid kung saan kalalagyan ng mga anak nyo, siyang maghahatol at hahatol upang sila iluklok kung saan nararapat na silid para doon ay magkasama-sama sa takdang panahon na lahat ng tao na nabuhay sa mundong ito, darating ang kamatayan una-una lamang upang doon maparoon sila sa kanilang dapat kalagyan na itinanim at binigay ng Kristo sa lupa na matutunan ng tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Isa na rin kamali ang pagmamahal katulad sa mga gadget ngayon. Nakakaingit naman, Eka, nakakaawa yung anak ko, wala pa siya noon. Kaya kahit siya papanong paraan gusto niyang mabili. Nang mabili, kahit na anong oras matulog pababayaan, hindi siya naawa sa anak niya, pininsala niya yung anak niya. Sapagkat, kung papaano mo pinababayaan ang anak mo sa kanyang kagustuhan na mali, walang kamalayan, lumalabo ang mata, nawawala ang liwanag. Natutuwa, daig pa eka ako ng anak ko, kagaling eka ng anak ko. Daig pa eka ako ng apo ko, kagaling ng apo ko. Ang hindi alam, oo, kaya nga noon maliliwanag ang mata ng mga tao dahil walang pampalabong ginagamit ng mga apo nyo ngayon. Na ngayon ay magaling sila sa sanlibutan, ngunit sa kalooban ng Ama, wala silang galing. Mga minamahal ko, kung tunay niyong mahal ang pamilya niyo, una niyong maging dalubhasa nawa sila sa kagalingan sa kalooban ng Ama. Matutunan nilang tama tumpak kung paano mamuhay ng marapat, kung paano gumalang, kung paano magmahal sa kapwa-tao at maging kaninuman. Unang-una sa Ama upang ang bawat isa ay matutong magmahal, huwag maging isang lapastangang nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Hindi ko po ikahihiya ang aking istorya bilang isang ina. Palibhasa nga po'y panganay ako na hindi ko naranasan yung lambing-lambing. Parang ako rin ay ang katwiran ko noon dati. Mapalad pa nga kayo, mabuti pa nga kayo. Kami ka ako, ganun. Wang ganyan ang istorya sapagkat isip na isip pagkatao ako. Mataray, matapang sa mga anak. Na yung taray na yun eh, maling-mali pala. Kasi diplomasya militar. Kapag sinabi mong bangon, bangon. Pag sinabi mong upo, upo. Sapagkat doon ako lumaki. Psst! Takbuhan na kayong magkakapatid. Psst! Takbuhan na kayong magkakapatid. Yan ang gusto kong ipalaki sa mga anak ko. Subalit mali pala. Iba't ibang henerasyon, iba't ibang kaisipan. Na ngayon, nakita ko ang kamalian. Bakit po? May mga apo ako ngayon at ang bunso kong anak.
Hindi ko po kaya nasabihin sapagkat para maging aral at maging siya, sinasabi ko yan. Kapag sinabi sa mga pamangkin, ubusin mo yan. Ganyan. Sabi ng isa kong anak, kami nga noon, Eka. Ako, Eka, elementary, naglilinis na, Eka. Ako ng sasakyan, Eka, ganyan, ganyan. Nagbababoy na kami, Eka. Ay, sabi ni Mama, pagdating ninyo, kailangan magtrabaho. Ganun ang itinuro. Sabi ni Mama, pagdating, magtinda. Oh, yan, ganyan, itinuro. Subalit, hindi rin po nasayang yun. Mayroon namang magandang naging aral. Lamang yung ugali ang mali. Gustong ipasunod ngayon sa mga bata. Iba po ang ugali ng mga bata ngayon. Ano ang tinuro ko? Ano ngayon ang sinabi ko? Anak, salamat sa inyo. Pinasasalamatan ko kayong magkakapatid. Sapagkat noon, takot na kunwari lang pala kayo, pero hindi kayo makalaban. Pero may damdamin pala. Salamat at naglingkod ako. Ngayon, naibo-voice out ninyo, nailalabas ninyo. Yung hindi ko alam, kala ko sumusunod kayo, pero masama pala loob nyo. Yan po palang kailangan ngayon sa pamilya. Kailangan alamin mo ang damdamin ng iyong anak. Hindi sunod lang ng sunod, pasunod ka lang ng pasunod, kahit ikay magulang. Alamin mo kung ano ba ang damdamin ng anak mo, napapasunod mo siya, sumusunod, tuwan-tuwa ka, pero nagingit-ngit naman pala. Kaya ngayon, ano tinuro ko? Kung ano yung nakalagahan niyo sa akin noon, ibaguhin mo. Kanina pong umaga, isang istorya. Ang apo ko ay nandun nakahiga sa set at naglalaro. Pero nakita ko yung mga stand ng frame ay hawak niya. Dalawa pinag-aanoan niya. Parang pinopong-pong-pong-pong at kung ano nung ginagawa. Ang sabi ng Espiritu, utuin mo. Sabi niya, apo, ay naglalaro ka pala. Eh ano yun, ba't kasama yan? Hindi kumikibo ang apo ko. Ay, kabait naman ang apo ko. Ibalik mo na doon sa lalagyan kasi baka mabali. Ay, kabait talaga ng apo ko. Talaga pong sumunod. Subalit, kapag yung tita, ay, ano na naman eh, kaya na na. Ah, hindi pinapansin. Bakit po? Lalong nagagalit, lalong nag-aatsa. Eh, di gagalit din. Hindi ginagalang, hindi gagalang. Bakit po? Sapagkat yun ako noon. Kapag may display, sabi may mga taong papasok sa amin, eh, ba't ikaw may mga anak kang maliit eh, hindi man eka nagagalaw. Ah, iba tinuro ko ka ako sa mga anak ko. Kung ito'y laruan mo, mahalang mamahalin niyang laruan na yan, ay display lang yan. Hindi yan gagalawin. Eh, tumumurahin ang iyong sisirain. Gagalawin. Ganyan po tayo sa maling pag-uugali natin bilang tao. Kaya napakabuti ng Diyos na magturo. Kaya hanggang sa lumaki yung mga anak ko, mayroon pa po akong laruan ng anak kong panganay. Binili ng kapatid kong robot na malaki. Ay, kamahal ka ako niyan. Huwag mo ka akong lalaruin. Di-display natin hanggang magkaanak ka, mayroon ka kanak ako. Maling ugali. Baloktot na ugali. Ugaling tao. Kaya ang anak ko po, hanggang nagbinata, hindi niya nalaro. Nang dumating itong apo ko, sira ang robot. Buhay ba ang Diyos? Mga maling pag-uugali. Kailangan po kapag sinuko natin ang ating sarili, tayo mismo, unahin natin suriin ang ating ugali. At pinakikinggan natin ang turo ng Diyos at hindi ang turo ng tao at sarili natin. Eto pa po. Ngayon, pagbaba ko, anak, tingnan mo ako. Yung pamangkin mo. Kailangan talaga pala utu-uto. Sumagot po yung anak kong bulso. Eh, ba't ako di mo inuto? Kung sa dating pagkatao ko po't ugali yun, sampal, sasabihin ko, tinuya mo ako. Bakit po? Sapagkat ganyan ang ugali ng tao. Nakasanayan ko ekahin sa magulang ko. Nakita ko ekahin sa magulang ko. Mali po pala. Kung may isip ka, ang nakita mong mali, huwag mong tutularan. Ang nakita mong tama, siyang iyong tularan. Alam mong makasasakit sa iyong damdamin na pinalalaki sa iyo ng magulang mo'y mali.
dapat ang anak mo palang lumalaki, huwag mong ipamaris na damdamin mong lumaki ka rin may galit sa magulang mo. Buhay po bang Diyos? Sapagkat, ang pagkabagot noon, hindi kami makapaglaro. Nagkasalukoy, wala naman pong mga laruan dati. Siyempre, mahirap ka lang. Ang noong laro, piko. Piko. Ang piko-piko na yan. Pag dumating yung takbuha na, kaming magkakapatid, titiga na. Pagdating mo sa bahay, wala kayong kibulahan. At kapag pinalo ka nun, sasabihin, huwag kang iiyak, eka. Impit na yung luha mo. Kaya po, narilay sa akin, nung minimensahe ni Among, ang bata may takda yung pagluha. May oras, eka, ang paglalaro. May oras, eka, yung paglalambing. Lahat, totoong totoo po. Kung lahat pala ay matututunan ng tawang tamang pag-ugali, walang taong magkakaroon ng sikip ng dibdib. Galit sa puso, hinanakit. Kaya meron po akong naalala. Sana ka ako narinig ng biyanan niya yun para naalala niya yung mga ginagawa. Alam niyo po, bakit kaya may mga biyanan naman? Porque ang lalaki ang kanila at ang babae walang trabaho. Gusto'y tumanaw ng utang na loob ang babaeng manugang sa anak na lalaki. Mali. Hindi po ba nakalagay sa banal na aklat kapag nag-asawa na ang mga anak, aalis na sa saya ng kanyang ina? Matuwa ka bilang magulang kung nagmamahala ng mga anak mo, subalit huwag kang diktador at diktador, sapagkat bigyan mo silang karapatan na magkaroon sariling desisyon at huwag kang pakialamerang biyanan. Buhay bang ama? Pakikialaman mo lang sila kung alam mong mali ang ginagawa nila. Pakikialaman mo lang sila bilang magulang kung alam mong dapat na may itama ka. Subalit hindi ka dapat makikialam sa kanilang mga desisyon. Papasukin mo lahat para kang kusinong hari at reyna. Papasukin mo lahat. Wala silang sariling diskarte. Hindi sila makadiskarte sa buhay nila. Hindi sila makapagdesisyon sapagkat lahat na lang pinakialaman mo. Maling-mali. Ang dapat pala, sa bawat bata, sa bawat anak, sa bawat magulang, inaalam ang damdamin ng bawat isa. Nang sa gayon, bago kayo magsama, bago kayo magkahiwalay, parehas ang inyong paghihiwalay at pagbabalik, pagsasama. Maraming itinuturong mabuti ang ama. Maraming tinuturo ang ama sa mga anak niya. Lamang, ayaw makinig ng maraming tao sapagkat may sarili silang desisyon, may sariling kalooban, may sariling damdamin, may sariling kagustuhan. May anak naman na porke siyang naghahanap buhay at porke siya ang lahat, diktadora naman sa magulang. Gusto'y lumuhod ang magulang. Gusto'y sumunod ang magulang. Gusto'y sundin ang kanyang anak. Mali. Kung tunay kang magulang at tunay na mabuti ang iyong anak at mabuti rin ang iyong anak, ginagawa niya yon para tulungan ka't damayan. So, balit huwag kang magmalabis ng pag-uugali na parang ikaw na ang hari. Magulang mo, dadaigin mo pa. Huwag naman. Ibigay mo ang karapatan, tinutulungan mo. Subalit, huwag mong ipatingin at huwag mong ipamasid at lalong huwag mong ipatanaw ng utang na loob. Sapagkat kung di ka lumaki, kung hindi ka napalaki, walang magulang ka na lalapas tanganing turo dito, turo diyan, gawa dito, gawa diyan, parang ikaw na lang ang magaling. Walang katutunguhan at di makaparoroon sa pinagkakatutunguhan ang isang bata, ang isang magulang na nagkakasundo sa mali. Sapagkat hindi dapat kinukonsinti ng isang inang mali ng kanyang anak. Hindi rin dapat manaig ang isang anak sa gayong pag-ugali. Sapagkat ina't ama, anak, ama't ina dapat magkakaisa. Mga minamahal, walang perfect na pamilya. Lahat may mali. Subalit kapag nasumpungan ng ama, lahat ng dapat itama, dapat sundin para sa ama. At dapat maitama,
para sa Ama, at ang Ama ang susunod. Ikaw na anak niya, para na sa gayon maibigay lahat ang tama at tumpak. Sapagkat hindi mo man sabihin, may kalalagyat kat paroroonan ka kapag kinilala mo't sit ginalang. Ganyan din ang magulang, ganyan din ang anak sa lupa. Kahit hindi ka humiling, kahit hindi mo hilingin, makita lang ng Ama, tumpak ang ginagawa mo. Sa hindi mo namamalayan, sinasaayos niya ang buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga minamahal, napakahalaga ng karunungan ng Ama. Napakahalagang matuto ka sa Kanya. Sapagkat kung hindi ka makikinig sa Kanya at may sarili kang desisyon at isipan, parang ikaw na lang ang tama at laging ikaw ang tama at laging ikaw ang matatama, magkakamali ka. Sapagkat ang tama ay walang dilit iba kundi ang Ama. Upang maging tama ang lahat ng gagawin mo at sasabihin, e-desisyon mong kilalanin mo siya, makinig ka sa turo niya, at kapag natutunan mo ang karunungan mula sa Kanya, ugali mong mali ay pipihitin para mabago, may tuwid ang kamalian. Ang may pandinig ay nakarinig. Walang taong masama. Pakatandaan ninyo, walang taong masama. Lahat ng tao may kabutihan. Sumasama lamang ang tao kapag ang isip niyang bulok at masama ang paiiralin niya. Subalit, kapag nakilala niya ang Ama, walang magiging masamang pag-iisip, walang magiging masamang damdamin. Lahat ng kasamaan ay lilinisin, hahawiin, upang magliwanag ito at maging mabuti ang isip at damdamin. Mga minamahal, mapapalad kayo. Mapapalad kayong magandang pundasyon niyo sa inyong pamilya. Mapapalad din kayong kung kayo'y magulang na may mali, subalit tama ang mga anak niyo. Mapakaswerte ninyo, yun ang tinatawag na mapalad. Mapalad ang isang magulang na sa kabila ng mali niyang ugali, nagkaanak siyang mabuti ang pag-ugali para maging salamin niya ang kanyang anak, na mapahiya naman siya sa ginagawa niya, makapagsuri naman siya sa ginagawa niya, nakakahiya naman sa anak ko. Anak ko lang siya, tama ang gawa niya. Diyos ko, ba't di ko nakilala ang mabuting katwiran mo? Disin sana'y hindi ako nagkamali. Nawa, matutong umamin, matutong tumanggap, matutong kumilala ang lahat ng tao. Magulang, anak, dapat mga tuto. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't ang isang Kristo'y walang kapasyahan. Parhatulan ka doon ka sa kanan at kaliwa. Subalit, kung susunod sa tuntunin ng Ama at sinunod ang ibinaba ng tuntunin ng anak, tandaan ninyo, walang hindi luluklok sa kaliwa at kanan, sapagkat ito ang naging dahilan kung bakit pinababa ang anak, upang ang mga anak niyang nasa lupa ay magkaroon ng kalalagyang silid, at doon ay pinaghanda na nauna ang ibinaba at kasunod ang mga mawawala upang bumawi at bawiin ang buhay ng Ama na pahiram sa mga anak niya. Mga minamahal ko, nais niyo bang makaisa at makapiling sa karya ng Ama? Hindi man humiling ang inyong magulang, makilala niyo lamang ang Ama, matuntun niyo lamang ang kalooban niya. Hindi man mithin ang magulang niyo, kayong mga nagmimithing makaparoon, ipagkakalob ng Ama at ibibigay niya, sapagkat siya o nang layunin niya, lahat ng anak niya makapiling sa kanyang kaharian. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenayahanam. Laging tandaan, kung may pagkakamali man ang anak, laging ang ina at ama ang dapat magpakababa para laging ituwid hanggang makita ang ginagawa ninyo at magkaroon ng pangunawa at makasunod din sila sa maganda niyong halimbawa. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Totoo bang Diyos? Dakila bang Diyos? Kaya mga mahal, ang sabi nga, huwag niyong tigibin ng pait ang puso niyo
At huwag din kayong magtanim ng pait sa mga anak nyo. Pagpalain kayo. Panibagong karunungan. Kaya nga, salamat sa mga guro na mababait sa mga bata, na pangalawang magulang, nakakaunawa at umuunawa. Sapagkat ang wika nga, kung sa tahanan na hindi makadama ng pagmamahal ang mga bata, at nakakadama naman sa mga guro sa eskwelahan, maari ring makakuha ng bagong ugali sa kanila. Ngunit kung sa bahay ay wala nang madama, wala pa ring madama sa eskwelahan, parang binulid ang isang bata para ito'y maging isang masama. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Mapalad ka anak sa iyong gulang na yaan, sapagkat binuksan na ang iyong pangunawa, nawa lahat ay makatanggap ng tulad sa iyong natamo ngayon. At manahanawa ito sa iyo anak, huwag nang mawalay pa. At maging isang bisig ka naman niya na matibay at di mabuhay. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Walang konsidora, konsitidora, konsintidora at konsintidora. Sapagkat sabi nga, kung sino yung mahina, siyang inaakay para lumakas. Kung sino ang bulag, siyang aakayin para wag madam. Hindi kung sino ang malakas, kung sino nagbibigay malakas, magbigay ng pera, siyang minamahal. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong gandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, marami o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Oh, ayan o, bulaklakan sa inyo. Alam kong may magagawa ang ama.
pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Kaya nga ang mga mangangaral na tumanggap sa pag-aatas, ang tingin ng maraming hindi makaunawa, nagmamagaling, mapagmagaling. Subalit, kung pakikinggan lamang at magnanasang ito'y gawin at tupdin, matatama din. Buhay bang Ama? Kaya mahirap man suungin, masakit man tupdin, sapagkat kung Ama ang isa sa alang-alang ng nilalang, walang hindi matututunan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Ang lahat ay natututunan ayon sa taong tumatanggap at nagsasabuhay, ayon sa pagkilala at pagtugon sa panawagan ng Ama, ayon sa pagnanasa ng kaligtasan, at ayon sa nagnanasang mabuhay ng payapa at marangal. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong may galak sa puso nyo, tigibin ng kasiyahan at patuloy na kaliwanay kamtin nyo. Sa gayon, patuloy nyong maunawaan ang kalooban ng Ama at madarama nyo ang tunay na pag-ibig niya. Kaya't sa inyong lahat naway manamnam nyo
ang tunay na layunin niya sa mundong ito upang lahat ay magpala sa pisikal at espiritual na pamumuhay at siyang pangunahin na tanggapin. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagpalain kayo. Tayo na sa Antipolo.